Magandang araw mga tol, Kevin Asenyero nagbigay ng pahayag tungkol sa pagkatalo niya sa Australia. Makikita po natin sa kanyang YouTube channel ang buong laban at reaksyon niya. Hanapin lang po ang Kevin the Great. Para sa mga hindi pa nakakapanood ng laban, tinamaan po sa body shot si Kevin the Great. Kaya bumagsak sa round 5, hindi na ito nakarecover kaya natapos ang laban via knockout. Nangyari ang laban November 5, nakalaban niyang isang Australiano na si Dana Colwell. May kartadang 9 wins, 7 KOs, may dalawang talo. May edad na 23 at may tangkad na 5'8". Si Kevin the Great naman may bagong kartada na 10 wins, may limang talo. May edad na 28 at may tangkad na 5'5". Ngayon nagbigay ng detalye si Kevin kung bakit natalo. Nag-cramps umano ang dalawang paa. Unang paa nag-cramps sa round 4, pagdating naman sa round 5 nag-cramps na naman ang isang paa. Kaya dalawang paa ang nagka-cramps habang lumalaban. Umakyat pa daw siya ng featherweight division kaya mapapansin po natin na malaki ang kalaban. Aminado si Kevin mga tol na hindi maganda ang kondisyon niya, kaya babawi na lang daw sa susunod. Binahagi din ni Kevin na nag-uwi siya ng malaking premyo kahit natalo, pero nangako naman siya na gagalingan na lang umano sa susunod na laban. Bisitahin na lang ang channel niya mga tol, nasa description po ang link. Sa ibang banda naman, Arthur Beterbiev mukhang hindi pa makakalaban si Dimitri Bivol. Ayon kasi kay Mauricio Sulaiman, presidente ng WBC, kailangan daw tapusin ni Beterbiev ang WBO mandatory laban kay Anthony Yarde. May kartadang 22 wins, 21 KOs, may dalawang talo. Matapos daw depensahan ni Arthur Beterbiev ang kanyang WBO. Isusunod naman ngayon ang mandatory sa WBC kontra kay Callum Smith. Ito ang dating tinalo ni Canelo Alvarez. Ito ang sinasabi ni Mauricio Sulaiman na kailangan magdepensa muna ng mandatory si Beterbiev bago magipag-unification kay Dimitri Bivol. Kaya posibleng magdepensa muna ng isang laban si Bivol. Hindi naman pwede magantay ng matagal dahil kakalawangin. Katatapos lang din ang operasyon ni Canelo kaya hindi rin pwede sumabak kaagad. Pero depende siguro ito sa promoter ni Beterbiev at Bivol. Pwede naman ikasagad ang laban. Kung sino ang mananalo, ito na lang ang magdepensa sa mandatory. Sa ibang banda naman, Tank Davis, kung hindi matuloy ang laban kay Ryan Garcia sa January 2023, may isang fighter na pwede daw makalaban. Ito si Abner Mares. May kartadang 31 wins, 15 KOs, may tatlong talo. Magaling na boxer ito mga tol, pero dalawang beses nang tinalo ni Leo Santa Cruz. Kaya panigurado, dismayado na naman ang mga fans kung ito ang labanan ni Tank Davis. Dahil pinatulog lang ni Tank Davis itong si Leo Santa Cruz. Kaya abang na lang po natin ang mga updates mga tol. Hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat po.